si Selen na salita. Manalaman ang video na may kita at maririnig. Patnubay ng magulang ang kailangan. Ito ay maaaring totoo o hindi. O katangisip lang. O gawa-gawa lang. Masasabi kung kayo'y maniniwala o hindi. Ang kwentong ito ay nanggaling sa Tagalog Horror Stories. Ito nga pala ang mga isa-shoutout ko. Maraming salamat sa inyong panonood at sa channel ko. Kung gusto nyo ma-shoutout, ay kailangan nyo lang mag-like, mag-share at mag-comment sa mga latest videos ko. Para sa susunod ay i-shoutout ko kayo. Maraming salamat. Ang kwento ng narin isang kapagalan at nakakatakot na karanasan ang kailangan pang maganap kay Artemio para ituwid niya ang sa kanyang hanap buhay. May-ari ako ng isang funeral parlor sa aming dalawa. Ang negosyong iyon ay naman ako pa sa aking yumaong ama nang ako ang namahala. Sa modus operandi na ginawa ko. Tutol na ako sa mga, pero hindi ko na lang pinapansin ang pagkasalungat niya dahil doon ako ay nakakatipid na tutulong. Hindi naman ako ang aktwal na gumagawa ng racket na naisip ko, kundi ang mga sopran na dalawang sopranterero ng malalaking sumenteryo sa aming lalawigan. Ninanakaw nila ang kabaho mula sa kakalibing lang na bangkay sa nasasakupan nilang sementeryo at nagbibili yon sa akin sa halagang sagat ang ginagawa kong pagtawad sa presyo. Noong una, wala akong idea sa ganung bagay, pero napag-isip-isip kong pabor yon sa takbo ng aking negosyo. Sa panahon ngayon na uso ko segunda manong ibinibenta sa mga mamimili. Bakit nga ba hindi ako magbenta ng segunda manong pero hindi sa presyong second hand, kundi sa bago? Hindi ka ba nakukonsyensya sa ginagawa mo, Arte? Malagi na lang sinasabi sa akin ng asawa kong si Monica. Binili ng mga kaanak nang namatay. Tawag na din ako ng mga sportero yun. Binili mo naman para ibenta sa iba. Monica, sa panahon ngayon, kailangan natin ng paluloko sa negosyo natin. Mas malaki ang puhunan ko kapag nagpagawa ko ng mga kabaong na ibinibenta ko dito. Matapunan mo malaki. Alam mo naman na may mga namamatayan na sobra kong tumawad sa kabaong sa servisyo. Pero dito lang ako nakakabawi. Pero paglapas tangan sa patay ang ginagawa ng dalawang sporterero na nagbebenta sa iyo. Kung ikaw ang kamag-anak ng namatayan, ano na lang ang mararamdaman mo? Oh, sino ba ang mga nagpapalibing sa kanilang patay? Pinahubay uli ang bangkay kapag hinatid na sa huling hantungan. Maliban doon sa mga biktima ng krimen na na-examine, ang mga nalang suriin. Di ba wala? Paano nila malalaman na nawawala ang kabaong ng kanilang patay? Kahit na, dapat ka pa rin makonsensya. Patay na sila, ninanakaw mo pa. Ang mas masamang yung buhay ang nanakawan tapos papatayin. Ang ginagawa ko ay para hindi masayang ang kabaong na kinakain lang ng anay kung pakalaman nila sa buhay. Praktikalidad ang palagi kong rason at paliwanag sa aking racket. Katuwirang inaayunan ng ikaw din ang pag-iisip na katulad ko. Nagpatuloy ako sa aking ginagawa sa kabila ng pagtutulad sa akin ng aking asawa. Lubusin, ito lang kami sa iyo at tiyak na matutuwa ka. Sabi ni Molong sa isa sa mga nagbibenta sa akin ng second hand na kabaho. Ang ilabas na niya mula sa loob ng sinasakyan niyang close van ang kabaong, nagulat ako. Isang mamahaling at
May nakaukit din na disenyo sa tagliran na yun na gamit ang pasagilang bias. Ganito ang pangarap kong himlayan kapag namatay ako. Biro ko kay Molong. Para bossing, di malaki-laki ang presyo mo sa dala ko ngayon. Nagsimula kami magtawaran ni Molong dahil alam ko ang presyohan ng ganoong mga. Naging madali sa akin ang pagbarat sa kanya sa halagang niyon. Sa dakong huli, pumayag na rin siya sa huling tawad ko na alam naman ang kabaong. Nang iniwan na niya ang kabaong, naghanap na ako ng malulugaran niyon. Para sa akin ay special yun para isama ko sa mga ordinaryo lamang. Bukod pa, baka maging mainit iyon sa mga mata ng kalaban kong mga nagtitinda ng mga kabaong sa aming probinsya. Higit sa kalaman ng aking asawa, itinago ko iyon sa isang silid sa basement sa bahay ko. Habang nakahiga ako sa tabi ng bodega, iniisip ko pa rin ang nabili kong kabaong at malaking halaga na maaari kong mapagbentahan doon. Nasa ang sumunod doon ay hindi ko na natatandaan. Nang nagkamali ako sa hospital at nasa tabi ni Monica na nagbabantay sa akin. Monica, anong nangyari? Tanong ko sa kanya. Bigla ka kasi natumba, kaya sinugod ka na namin dito sa hospital. Tugon niya. Eh ano ang sabi ng doktor? Na stroke ka raw. Na lang at wed lang at agad na nakarecover. Bigla kong naalala ang aking ama at mga nakakatandang kapatid. Ang kanilang kinamatay. Nakabahan ako. Sanay man ako sa amoy ng mga taong namamatay dahil iyon ang negosyo ko. Hindi ko iwasan ang kilabutan. Lalo na at ini-imagine ko na ako ang nasa loob ng kabaong. Gusto ko pang mabuhay ng matagal at magpapakita sa edad kong 40 para mamatay. 66 nang yumawa ang tatay ko, 55 naman si Kuya Daning, at 50 si Dikong Uding. Nang gabing iyon, naiwan akong nag-iisa sa silid ng ospital. Umuwi na kasi ang mga pagtignan naman ang mga anak namin sa bahay. Napansin ko na pumapatak na ang ulan na natanaw ko sa bintana ng aking silid. Para makatulog pero sa dami ng mga iniisip ko ay ayaw kong dalawin ng antok. Nagulat ako ng dalawang lalaki na nakaterno ng itim na damit na pumasok sa akin silid. Hindi ko sila kilala pero tila ako ang pakay nila. Pagpikip nila sa akin ay binuhat agad nila ako at nilagay sa stretcher. Bakit? Tanong ko sa kanila. Alarma ako sa ginawa nila sa akin. Hindi naman sila mukhang doktor o hospital attendant. Inulat nila palabas ang stretcher na inihigaan ko. Saan ninyo ako dadalhin? Tanong ko ulit sa kanila. Pero tila mga pipi ang dalawa na automatiko ang ginagawang kilos. Nakapagtataka na tilang walang nakakapansin sa amin ngayong inaanap namin ang mga doktor at nurse sa hospital. Alagpas din kami sa mga gwardiya ng ospital. Gayon, nagbabantay naman sila sa labas. Nanghihilakbot ako dahil isang magarang karo ng patay ang naghihintay. Natiyak ko na doon ako sa sinirang dalawa. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko magawang makawala sa kanilang dalawa. Tila namamanhid ang aking buong katawan. Binuksan nila. Sa loob niyon ay nakita ko ang isang magandang kabaong na kamukha ng binili ko kay Molong. Doon nila ako hiniga sa kabila na napasigaw ako. Hindi ako patay. Huwag niyo akong ilagay sa kabaong. Nilunod lamang ng katahimikan ang aking pagsigaw. Naramdaman ko na umaanda na ang karo. Mabagal lamang ang takbo niyon na sinabayan pa ng tugtog na nagaluhalo na sa aking pangitain habang nakasakay sa karo. Mga eksenang halos magpabaliw sa aking isipan. Takot, kilabot, pahinga.
at palalamig ng katawan ng aking nararama. Ilang sandali lamang ay muling kuminto ang karo, pero patuloy pa rin ang pagtugtog ng pangpatay. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng isang lalaki hindi ko kilala at nakasuot ng puting Amerikana ang dumukwang sa kabaong na kinaroonan ko. Sabi niya sa akin, "Hindi pa po ako patay." Masigaw na sinabi ko sa kanya. Umiti lang ang lalaki, pero sabay bukas ang bahadyang niya. Parang may nahuhulog na mga uhod sa aking mukha na higit na ikinisintak ko. Pinuhat sa kabaw na kinahihigaan ko, mga lalaki na pao nakasuot ng puting pamburol. Dinala nila ako sa isang bukas na nicho. Itinulak at pinasok nila sa loob niyon ang kabaong. Dumilim ang aking paligid. Sumigaw ako hanggang sa halos mapahos at mawalan ako ng boses. Noon ako nakarinig ng papalapit na mga yabag. Sumindi ang iyak. Bigla na rin nagliwanag ang paligid ko. Nakita ko ang asawa ko na nagulat. Nagpakita sa akin. Diyos ko, ang ginagawa mo riyan. Bakit kaya nakahiga sa kabaong? Tanong niya habang nagpapaatanda. Nagpapakit sa akin sa ospital at hiniga ako rito at inilibing. Takot na tugon ko sa asawa ko. Anong ospital? Anong inilibing? Nagising na nga lang ako na wala ka sa tabi ko. Kaya hinahanap kita. Buti na nga lang may narinig akong boses dito, kaya ako bumaba. Noon, naglinaw sa aking isip na isang bangungot lang ang naganap na pangyayari. Pero kung pinaginip, bakit ako napunta sa pinaglakagan ko na kabaong sa basement? Sino ang nagdala sa akin? Nagbumangon ako mula sa kabaong na nabili ko kay Molong. May naramdaman akong gumagalaw. Kinapa ko iyon hanggang sa madurog iyon sa aking palad. Ah! Ubod! Diring-diring bulalas ko. Isang misteryo ang naganap sa akin. Hiwagang hindi ko mabigyan ng kasagutan. Pero iyon ay naging simula para itikil ko na ang aking masasamang gawain. Isang araw, may babae na mag-asawa, isang basurero na umiiyak at dimamakawa sa akin na pautangin sila ng kabaong na pagkakamatay na asawa. Nagulat ang maraming nakakita dahil isang napakagandang kabaong ang binigay ko na libre sa kanya. Ang kabaong na binili ko kay Molong, libreng serbisyo na rin ang pinagkaloob ko sa yumaon niyang priyudad. Sa ngayon, hindi natubo ang aking priyudad sa aking negosyo. Kumita lang ako ng kaunti ay sapat na sa aking basta. Malinis lang ang aking konsyensya. Siguro ang natutunan ko dito, huwag tayo manloko ng tao at mga sarili. Dahil kadalasan gumaganti sila at ikaw ay nakakarma. Kaya huwag manloko ng kapwa dahil sa huli ay ililibing ka ng buhay. Maraming salamat. Paibagan ulit ang mga susunod na mga kwento, kakaiba, kababalaghan at mga pangalang videos.